So previously nga sinabi ko sa inyo kung ano yung magiging way around natin, dahil nga syempre ako personally hindi ko na itutuloy yung aking Lazada online shop, dahil nga kakarampot lang yung kinikita ko dyan, may stress pa ako, aga-asikaso pa ako ng BIR, BIR, DTI, etc, etc, ililista mo pa yung mga resibo mo. So ayokong ma-hassle, no, dahil hindi naman yan yung aking main source of income. So hindi ko naman kayo ini-encourage na gayahin nyo yung aking ginagawa, isineshare ko lang sa inyo kung ano yung possible natin na maging way around ngayon, na kung ayaw nyong ma-stress na agaya ko at gusto nyo pa rin magbenta online. So ang magiging way around natin, eto para sa akin, dito na lang tayo mag-post sa carousel, dahil na-experience ko dito or na-explore ko dito, meron naman ditong arts and prints. Ayan o, makikita nyo, kapag kinilik nyo tong collectibles, meron naman siyang art and prints. Maaring dito natin ikakategory yung ating mga ipinupost, halimbawa mga chip bag, etc, etc, rep magnet, sticker. So mag-create na lang kayo dito ng inyong mga accounts, no? Pwede nyo siyang i-access gamit yung inyong mga Google accounts nyo. So etong carousel, para sa mga hindi nakakaalam, eto ay OLX. So bago pa ang lahat, dati-dati, mga sinaunang panahon pa, wala pang mga Lazada, wala pang mga Shopee, wala pang mga TikTok. Yung OLX nandyan na. Sa pagkakaalam ko, hindi pa nga OLX ang pangalan yan eh. Dahil ibang company ang OLX, ang meron pa noon yung Sulit. Sulit.com.ph ata yun kung di ako nagkakamali. Wala pang mga online shop noon. Ayun yung parang nauuso dati. Wala pang mga Lazada, TikTok. Pero mas matunog pa yung OLX at yung Sulit. At saka sa mga hindi nakakaalam, yung TipidPC.com. Dati. Ayan yung mga sikat dati na mga online-online. Pinupost nila yung mga product dyan, mga buy and sell. So maaaring ganun ang gawin nating way around, dito na tayo mag-post ulit sa carousel na eto yung dating OLX. Kasi yung OLX at Sulit nag-merge yun eh, sa pagkakaalam ko. So ang new site na nila, eto, carousel.ph. Eto hindi to, ano ah, hindi to sponsor, no? I-share ko lang sa inyo kung saan tayo pwedeng possible na mag-post ng ating product, carousel.ph. So i-explore nyo na lang to. Hindi ko na kayo matuturo ang i-explore to. Alam ko naman na marunong kayong magbasa, para hindi na natin pahabain pa etong video natin. So isa pang way around na nakikita kinita ko, etong racket.ph. So parang eto yung Etsy ng Pilipinas. Parang dito, wala siyang monthly payment. Kasi sa Etsy, parang meron siyang monthly percentage na payment. Depende kung magkano yung presyo mo. So dito sa Rocket PH, parang wala. So wala pa akong account dito. Siguro i-explore ko na lang to for the meantime. Hindi ko na ipapakita din sa inyo. Kayo na lang yung mag-explore, no? Napakadali lang naman itong i-type sa inyong mga web browser. Rocket.ph. So may kita nyo dito, pwede kayong mag-sell ng inyong mga digital products, physical products. Although hindi pa ganun kakilala etong racket.ph, pero makikilala to. Hindi ko alam kung kailangan na ng BIR, BIR din dito sa racket.ph, ha? Pero parang ano rin siya eh, Etsy ng Pinas. Sa mga hindi nakakaalam yung Etsy, pwede ka rin mag-post ng mga digital products mo dyan, mga physical products. Parang ganun din to. Kagaya nga na sinabi ko, i-explore nyo na lang ayun, no? Pagka-click nyo yung all products, meron siyang digital products, physical products. And then sa mga susunod, magpo-post ako dito ng mga aking template. Dito ko na siguro ipo-post yung mga template kung gusto nyong mag-avail. At mga physical products ko din, gaya ng mga stickers ko, rep magnet, etc. Ayan, may kita nyo, dito na sila nagpo-post. Oh. Ang dami na rin mga nakakaalam na itong racket.ph. Ito yung mga, isa sa mga possible natin maging way around. Kung kayo ay may Lazada online store or Shopee or TikTok, dito na tayo mag-post. Although hindi pa siya kilala, pero time to time makikilala to. Ako na nagsasabi sa inyo. Kasi yung mga Pinoy na kagaya natin, hindi ko naman sinasabi na kuripot eh. No? Pero syempre, wais tayo eh. No? Kailangan nating yung hard-earned money natin na hindi mabawasan ng kahit singkong duleng na maibigay natin sa pamilya natin, no? Na hindi na mababawasan pa. Siyempre, kung hindi mo naman talaga to pinaka main source of income, siyempre ayaw mo naman na mabawasan, no? Konting diskarte na lang din, di ba? Ito yung mga possible na maging way around natin. Carousel, racket.ph, at isa sa mga ginagawa natin, yung paggawa ng sariling Facebook page.
'di ba? So kung ano yung pangalan ninyo sa inyong mga online store na Lazada, Shopee, TikTok, gumawa kayo ng page ninyo sa Facebook. Ipares-pares nyo na lang. Ako na nagsasabi sa inyo, gumawa na kayo kagad kasi maaaring may ibang gumamit ng inyong mga pangalan dyan sa mga platform na yan na maaaring magpanggap na sila ikaw. Diba? Na ikaw sila. Basta ganun. So, ayun, mag-comment down below kayo dyan. Comment nyo kung ano pa yung mga website na maaari nating paglipatan, kung saan tayo pwedeng mag-post ng ating mga digital products or mga physical products, diba? Para matulungan natin yung mga mahilig mag-side hustle na agaya natin, kung saan tayo pwedeng makapag-post na hindi na tayo ma-i-stress pa dyan sa pag-re-registro na yan. So, ayun, like, share, and subscribe. Sana nagustuhan nyo itong video natin. At inuulit ko, kung bago pa lang kayo sa mga ganitong printing business, kailangan nyo mag-research at huwag magpapauto sa mga sikat na vloggers dyan na lang i-exploit ng mga baguhan. Kailangan alamin nyo yung mga presyuan talaga ng inyong mga equipment. So ayun, pahabol lang yon. Like, share, and subscribe. Bye-bye. Pahadrobo mo sa lahat ng kwento, ikaw ang bida. Napakahirap mo na makontento lahat ng porsyento, sinadya mo na masolo. Bakit ka ba ganito?